Hi guys, so welcome back with another video. So for today, we're gonna be doing another review. So yun guys, ako lang ba yung mahilig dito mag-Shopee? Kasi ako pag may extra money talaga ako, I see to it na bumibili ako ng mga skincare para sa ating review. So right now guys, is let's start doon sa ating review. So guys, before anything else, hindi po ako sponsored, hindi rin po ako PR sa produktong ito. So ayun guys, binili ko to I think last 2021 pa yata. Tapos parang on and off yung relationship namin ng serum na ito. And yung serum pala na yun guys is yung Vibrant Glamour na Vitamin C Serum. Before tayo pumunta doon sa ating review is let's talk about kung ano nga ba yung Vitamin C Serum. Yung Vitamin C guys, ginagamit to lighten our skin. And also guys, yung Vitamin C can help us na ma-fade yung ating dark spots and also guys, mga acne marks. Nakakatulong din siya guys to promote skin collagen para maging batak yung ating skin. So yun guys, every time na gumagawa ko ng mga review about Vitamin C Serum, yung unang-una tinatanong talaga sa akin, is it kapalit na ba ng Braille? I need you to watch this video until the end para malaman ninyo if meron ng kapalit yung Braille. So are you excited? Kasi ako excited na. So yun guys, let's start dito sa ating review. So first of all, kapag nag-review tayo guys, is tinitingnan muna natin dito yung kanyang packaging. Yung packaging niya guys is this one. So ito yung itsura niya guys. Ayan, tadaan. By looking at it guys, ibang-iba talaga siya sa Braille and also guys sa Lycos. So right now is pupunta na tayo dito kung ano yung itsura niya sa loob. Actually, this is how it looks like guys. Meron tong ano dito, yung parang takip and nabiyak ko yung takip. So ito na lang yung natira sa kanya. So always ko siyang nilalagay dito sa kanyang karton para hindi madumihan yung kanyang tip. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa loob, kung ano yung consistency niya. So ganito siya. Ayan. And this is how it looks like after niya mag-dry. Since tapos na tayo dito sa kanyang packaging is let's talk about kung paano nga ba ito gamitin. So right now guys, I'm going to explain to you kung paano nga ba yung tamang paggamit ng vitamin C. Actually guys, according to dermatologist, pwedeng-pwede kayong gumamit ng vitamin C sa morning or sa evening. But mayroong best way guys kung paano gamitin yung vitamin C serum. Kapag gagamit kayo guys ng vitamin C serum, use it in the morning. And pagkagabi guys, is gagamit kayo ng hyaluronic acid na serum or niacinamide based na serum. But hindi advisable guys na gamitin ninyo yung vitamin C and niacinamide na sabay-sabay sa inyong skin kasi magkakaroon yan guys ng iba't ibang reaction at baka maka-experience kayo ng purging sa inyong face. So eto na guys kung paano siya gamitin. First of all is gagamit kayo guys ng facial wash. And guys, huwag kayong gumamit ng mga ordinary na soap yung ginagamit natin sa ating katawan. So iba kasi yung pH level ng ating katawan kaysa sa ating mukha. Yung next naman is yung toner. Yung toner na ginagamit ko right now and yung pinaka-favorite ko is yung from Hello Glow na sunflower na toner mist nila. Hindi mo na kailangan dito ng cotton pad or cotton balls. You just need to spray it sa inyong face and that's it. Ginagamit ko siya alongside with the vitamin C serum because meron din tong vitamin C and centella asiatica. So kung nag-dry na yung toner ninyo, you can use na itong vitamin C serum. So paano nga ba ito ina-apply sa mukha? Kailangan pa ba ng cotton? Kailangan pa ba ng kung ano-ano? Actually, hindi na. You just need to spread it like that. So ayan, lalagay nyo lang siya. 1 to 2 pumps lang guys kasi ayan medyo maano siya, matipid actually siya kapag ginagamit. So ayan guys, this is how it looks like and I need to see you in a bit after niya mag-dry. So ayan guys, bye-bye. So after couple of minutes guys, this is how it looks like. So ayan guys, medyo nag-set na siya. Hindi actually siya masyadong nag-dry talaga. So this is how it looks like guys. Ayan. So right now guys, ipupunta na tayo dito sa ating final step. Is yung paglalagay guys ng moisturizer or sunblock sa ating face. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nilalagay ko, which is eto. Eto guys is from Hello Glow na Rose Water Soothing Gel. Actually napaka nice na ito guys kasi meron tong hyaluronic acid and meron tong rose water. Kaya napaka perfect na ito guys if mabilis kayo guys magkaroon ng redness sa inyong skin. So ayan, ilalagay mo lang siya. And yung smell niya guys is napakabango talaga, like smell like rose. Okay, i-dry ko lang to. So ayan guys, I'll see you in a bit. Since nag-set na yung aking moisturizer and this is how it looks like na, right now guys, pag-usapan na natin dito yung mga ingredients sa produktong ito. So right now guys, let's talk about yung vitamin C nandito. Kung napapansin ninyo guys, is hindi L-ascorbic acid yung nandito, but yung 3-0-ethyl ascorbic acid. So bakit nga ba iba yung nandito guys? So yung L-ascorbic acid, hindi kasi siya stable for skincare. That's why they come up with
with another vitamin C, which is yung 3-0-ethyl ascorbic acid. So yung vitamin C na nandito guys is for skincare talaga. So yung next ingredient guys natin pag-usapan dito is yung hyaluronic acid. So ano nga ba yung gamit nito and saan to nakukuha? So naturally guys, yung hyaluronic acid is nakukuha natin sa ating katawan mismo. It is produced by your own body. But when time goes by, nagiging less and less yung production ng hyaluronic acid sa ating skin. So yung trabaho kasi ng hyaluronic acid sa ating skin is for moisturizing or it lacks in moisture. So kung napapansin ninyo guys, yung mga matatanda is napaka-dry nung kanilang skin because ayun nga sinabi ko kanina, nagiging less na yung production ng hyaluronic acid sa ating balat. Plus, nagiging less na din guys yung production ng ating collagen. That's why nagkakaroon tayo ng skin sagging. And lastly naman dito guys, sa ingredient nila is yung vitamin E. So ano nga yung gamit ng vitamin E? Basically guys, yung vitamin E is anti-aging and nakaka-repair din siya ng damage na skin. So ayun guys, since pag-usapan na natin yung ingredients, pupunta na tayo dito guys sa ating experience para sa Vibrant Glamour na vitamin C serum. Okay, so kung gagamit kayo guys ng mga ganitong produkto, meron talaga kayong ma-feel na sensation and hindi doon exempted ang Vibrant Glamour. If you use this type of serum guys, mafe-feel ninyo na parang may sumisiksik sa skin ninyo, which is very common guys when it comes to serums. But kagandahan lang dito guys is wala kayong mafe-feel na skin peeling, wala din kayong mafe-feel dito na burning or stingy na masakit sa face, wala din kayong mafe-feel dito na parang allergic reaction. But that is my experience guys. I don't know sa ibang tao na gumamit nito if nagkaroon sila ng allergic reaction. So nandito na tayo guys sa exciting na part. Now let's talk about kung para kanina yung mga produktong ito or yung serum nito guys. So vitamin C is nakaka-lighten to guys na skin. So kung gusto niyo guys na mag-lighten ang inyong skin and kung mayroon kayong mga dark spot, ayan, this one guys is perfect for you. Now let's talk about teenagers. Pwede bang gumamit yung mga teenager? Actually, yes, kasi hindi naman itong rejuvenating set. But always remember guys na mag-patch test. Always test muna sa inyong skin and kung wala kayong naging reaction guys or bad reaction sa inyong skin, ayan, you can use it sa inyong face. Now, for lactating mother naman and pregnant woman, actually guys, I can't recommend you this one kasi I'm not sure if this one is safe for your babies. Anyways, you guys, pupunta na tayo dito sa ating final thought and also sa ating recommendations. So when it comes to the final thought for the Vibrant Glamour na Vitamin C Serum, actually guys, this one is quite brilliant. I like it actually. The packaging is so nice na para siyang sa drugstore. And also guys, ito kung hindi ko lang nabasag yung kanyang takip dito, napakaganda niya talaga because pump na siya guys. Mabilis na siyang malagay sa face ninyo and napaka hygienic niya rin kasi hindi mo na kailangan ng dropper and ilalapit sa mukha mo. So that is for the packaging. Okay ako sa packaging, walang problema. When it comes to the formulation naman, okay na okay ako sa kanyang formulation. Wala ako naging irritation. Okay din yung effect niya sa aking skin actually. So when it comes to effectivity dito guys, yung pinakatanong natin dito guys, mas better ba ito sa Brilli and sa Lighto? Actually yes, this one guys is close to Brilli. So yung formulation nito guys is parang Brilli na din. Napaka nice ng kanyang effect sa aking skin. So yung skin ko right now guys is ganito na actually nung nagtry ako nung isang rejuvenating set na talagang nasira yung aking skin, ipapakita ko na lang dito guys. Ito yung vitamin C serum na ginagamit ko and right now guys, ito na yung nag-effect. Mag-close up lang ako guys para makita talaga ninyo. So this is how it looks like na guys after kung ma-damage doon sa isang rejuvenating set na aking ginamit and also meron din akong pimples dito nung like few days ago and right now guys okay na yung aking skin. And guys, yung aking skin right now is very very glowy because of this one. When it comes to recommendations guys, yes, I can recommend this one. Again, hindi po ako sponsored nito, hindi po ako PR, binili ko to with my own money. So ayun guys, that is for my recommendation. I like the product. This one guys is close to Brilli. Actually, parang same with Brilli, but different packaging and different company. So ayun guys, na-try nyo na ba to dati? Let me know in the comments down below guys. Kung gusto nyo guys yung video natin right now, give me a thumbs up para hindi kayo guys mahuli sa new upload video every week. Just click the subscribe button, hit the notification bell para always notified sa new upload video every week. So ayun guys, bye-bye. Oh, before I forget, watch this video.